mga kwento ng pag-asa, aral, inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Tuwing Linggo, alas 9 ng gabi, it's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Radyo natin. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Magandang gabi na ulit sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo, mga mahal kong kaibigan? Opo, araw na naman nga ng Linggo, kaya heto na tayo ulit. Pagbati ng isang mapayapang gabi sa lahat ng mga nakahanda ng samahan tayo sa ating program. It's a blessing to be around here once again. Isang buong Linggo na naman kasi ang ating nalampasan. Salamat sa Diyos at sa kabila ng lahat ng ating mga maaaring kinaharap at kinailangang lampasan, ay heto pa din tayo at muling nagkakarinigan. Talagang God is good all the time. Kumusta po ang sitwasyon dyan sa inyo pong mga bayan-bayan? Bumaba na nga ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID sa ating bansa. And we are very hopeful na sana tuloy-tuloy na ang pagbangon ng ating ekonomiya para makabalik na tayo sa normal nating pamumuhay. Yan naman ang ating panalangin talaga. Ang makahinga na tayo ng maayos at makapagpahinga sa mga pakikibaka na ating kinailangang gawin, lalo na noong kasagsagan ng mga lockdowns na talaga namang humamon sa ating personal resiliency, diba po? But again, talagang sapat ang katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil here we are. Buhay na buhay pa din, praise God. And we are looking forward to better days ahead in Jesus' name. Diba po? The other night, mga kaibigan, may napanood po akong movie sa YouTube. Ang title niya ay Divination. Opo, Divination. Akala ko po noong una ay horror film ito dahil nga sa kanyang title. Kung hindi po kayo familiar sa salitang ito, ang word na divination, ayon po kay Mr. Google, it is from the Latin word na diviner. Ibig sabihin, to foresee, to foretell, to predict, or to prophesy. Related po siya sa word na divinus or divine, or to be inspired by a god. It is the attempt to gain insight into a question or situation by way of an occultic, standardized process or ritual. Sa madaling salita, yan po yung panghuhula sa kung ano ang magaganap sa future. Ang halimbawa niyan ay astrology, crystal ball gazing, pagbibigay kahulugan sa mga panaginip, pagbabasa ng palad o yung palmistry na sinasabi, o yung tarot card reading, panghuhula gamit po ang baraha. Connected po ito sa occult o yung pong mga paranormal activity. Ito yung may mga pag-aalay, quote-unquote, na ginagawa at pakikipag-ugnayan sa mga namatay. O sa mga kinikilala nilang mas mataas ang kapangyarihan sa kanila para they can foretell the future. Masabi nila kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Although, marami po sa kanila, no, ang claim ay galing sa Diyos ang kanilang kaalaman, ang ganoong klase ng kapangyarihan na makita ang mangyayari sa kinabukasan or sa future. Ang totoo, mga kaibigan, ito po ang katotohanan. It
is not. Hindi po galing sa Diyos yun. Bakit? Kasi hindi po pwede na kontrahin ng Diyos ang kaniyang sarili. God cannot contradict himself. Maliwanag po sa Bible ang kaniyang mahigpit na pagbabawal sa pagsasagawa or pagpapractice ng divination. Diyan po sa Deuteronomy 18, no? Ang sinasabi ay, it is an abomination to him. Abomination, kasuklam-suklam sa kanyang harapan. It provokes him to anger. 2 Kings 21:6, nagagalit ang Diyos sa ganyang klase ng gawain. In fact, no? Ang mga tao po na kumukonsulta sa mga nagpa-practice, sa mga gumagawa ng divination, nagpapahula, naniniwala, make themselves unclean before the Lord. At napakadami pa hong mga verses sa Bible ang warnings ni God not to practice or engage sa mga gawain na ganito. Ang practice po ng divination ang isa sa mga dahilan kaya na-exile, no? Napatalsik, napalayas ang Israel from their own land. Naandyan po sa Jeremiah 14:14 ang sinasabi ni Lord, the prophets are prophesying lies in my name. Ginagamit po ang kanyang pangalan. I have not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false visions, divinations, idolatries, and the delusions of their own minds. At kumpara sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, ang divination, mga kaibigan, ay kasinungalingan, mapanlin lang, at walang halaga. Ayon po sa Biblia. Sa Revelation 21:8, malinaw po na ipinahahayag na ang mga nagpa-practice, ang mga nagsasagawa, ginagawang hanap buhay or just to tell people na, hey, eto ako makapangyarihan, kaya kong hulaan kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ang mga tao po na ganyan, maliwanag po sa impyerno talaga papunta. Oo. Ano ang sabi sa Revelation 21:8? Basahin natin. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. And this is the second death. Kaya nung makita ko po ang title na divination, well, lalampasan ko sana. Pero yung pong clip kasi na naandon at parang trailer nung movie na aking nakita, familiar sa akin. Kasi yun po yung clip na madalas kong mapanood doon sa isa sa pinakapaborito kong YouTube channel. Meron akong sinusundan kasi na YouTube channel, nakasubscribe ako doon para nai-inform ako kapag meron silang mga bagong video. Ang channel na yon ay AOC Network. Nakikita ko po na yung clip na yon sa movie na Divination, doon yon sa AOC Network. Kaya na-curious po ako at pumunta ako sa description ng video. Saka ko po binasa, what's the movie about? At noong makita ko ang words na spiritual warfare, ay di sinimulan kong panoorin. At hindi ako nagsisi, mga friends, na ginawa ko iyon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami-dami kong take away sa movie. Ang dami kong nabaon after. Talagang nakakatuwa. Kaya briefly, no, ngayong gabi ay i-share ko sa inyo itong mga powerful lines na akin pong narinig at kung paano ko po siya naintindihan. Pero bago ko gawin yan, just a little background, no, noong movie. So, spoiler alert! Spoiler alert doon po sa mga gustong mapanood ang movie na ito. Ang istorya po ay umiikot doon sa young married couple, so bagong mag-asawa na sina Jason at Jessica. Si Jason po ay isang matagumpay na young artist. Masaya po silang nagsasama hanggang sa nagsimula silang magka-problema nang magbuntis itong si Jessica
at biglang bumalik sa buhay niya ang kanyang kaibigan na matagal nang hindi niya nakikita o nakakausap. Long lost best friend niya na ang pangalan naman ay si Dee. Madalas na bangungutin itong si Jason ang sasama ng kanyang mga panaginip. Lagi siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na pagod na pagod at takot na takot. Nararamdaman niya na may kakaibang presensya sa kanyang paligid. Hanggang sa isang araw, habang nagja-jogging, nakita niya mismo na may sumasabay sa kanya na demonyo. As in, nakita ng kanyang mga mata na sabay niyang tumatakbo, demonyo. Kaya sa takot niya, kumaripa siya ng takbo pabalik sa kanilang bahay at nagpapanik na nagsara ng mga bintana at pinto. Inuutusan niya ngayon ang kanyang asawa na si Jessica na ganoon din ang gawin, sarahan ang pinto, lahat ng bintana. Natakang-taka naman itong si Jessica sa inaasal ng kanyang asawa kasi nga wala naman siyang nakikita. Normal na normal ang paligid pero heto sa kanyang harapan, nakikita niya ang kanyang asawa na parang hinahabol talaga ng 10 demonyo. Kaya ang naging impression niya, naku, mukhang nababaliw na ang aking asawa. At mukhang ganoon nga ang nangyayari. Kaya napilitang kumonsulta sa psychiatrist itong si Jason at inamin niya na nararamdaman niya ang mga kakaibang presensya sa kanyang paligid. Minsan daw, daman niya na parang may gustong manakit sa kanya. Minsan naman, nararamdaman niya na parang may gustong promotekta sa kanila. At lingid sa kanyang kaalaman. Ganoon nga ang nangyayari sa spirit world. Nag-aagaw ang mga demonyo at anghel sa kung sino ang dapat na manaig sa buhay nila, sa tahanan nila. Ang demonyo, tulugman o gising, bulong ng bulong kay Jason ng mga negatibong bagay. Katulad ng sinasabi sa kanya na, magiging katulad ka rin ng tatay mo. Kasi ang tatay pala nitong si Jason ay isang pastor na nagpakamatay. At sinasabi kasi na merong sakit sa pag-iisip na kung ano-ano ang naririnig at nakikita na siya lang naman ang nakakarinig at nakakakita. Exactly sa nagsisimulang maranasan ni Jason. At dahil nga may pinanggagalingan, ay nagsimula na rin na makaramdam ng takot si Jason na baka ganoon nga din ang mangyari sa kanya. Na mababaliw din siya katulad ng tatay niya. At natatakot siya na baka dumating din siya doon sa punto na kailangan niyang patayin ang kanyang sarili para lamang mapatigil ang mga boses sa kanyang isipan. Ang lingid sa kanyang kaalaman sa spiritual world, totoo pala talaga ang kanyang nararanasan. Ang mga boses na kanyang naririnig ay bulong talaga ng demonyo sa kanya. Binubulungan siya ng kung ano-anong negatibo sa kanyang sarili para matakot siya, maparanoid, mabaliw. Ngayon, kung sino ang nanalo sa spirit world para mapagharian ang buhay at tahanan ni Jason at ni Jessica, mas maganda na mapanood ninyo ang movie. Okay? Ngayon po, ang mga binabanggit ko na take away ko sa palabas na ito na sobrang powerful, no, ang impact sa akin at hindi nyo dapat napalampasin din kasi sobrang ang linaw ng revelation at baka makatulong ho sa inyo. I thought that you should hear it tonight. Kaya mamaya ay sasabihin ko sa inyo. Okay? Pasalamatan muna natin ang ating mga kaagapay sa ating palatuntunan. Una na dyan ay ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit, lagi ho nating tandaan, clean hands protect us from infection. So take time to learn the proper 20-second hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas sa coronavirus infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Gayon din po ang MX3 na lagi hong nagpapaalala sa atin
Patuloy nating alagaan ang ating kalusugan, palakasin natin ang ating resistensya, siguraduhin natin ang 7 hanggang 8 oras na pagtulog, kumain ng masustansya at laging manalangin. Yan po ay paalala mula sa MX3, BM Extraordinary with MX3. At sa mga misis, kahit na nasa loob lamang po ng bahay, pwede pa rin mga may pawis at kulob ang damit ng pamilya. Kaya ang payo ko, subukan na ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay meron pong Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumakabloom sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon, bangong kumakabloom! Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Sumasa himpapawid every Sunday sa lahat ng himpilan ng Radyo Natin FM sa buong bansa at napapakinggan sa ating live streaming dyan po sa radyonatin.com at replay sa ating YouTube channel na Gladi Mabini mamayang alas 11 ng gabi. Welcome po sa ating palatuntunan. Ito po ang programang nagtatampok ng istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa, ang Gladly Yours. Kasama po ang ating technical team, MacNeil Sinsongko, Zet Escobar at Pat Rodriguez. Ito po ang inyong Miss Glad. Welcome to the show. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ang ilang sandali. Diyan lamang po kayo. You are listening to Radyo Natin FM Nationwide. We are your friend, your radio. Gladly yours. Gladly yours. Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan doon po sa mga kabubukas pa lamang ng kani-kanilang mga radyo. Magandang gabi po sa inyo and welcome to the show! Ito po ang ating Gladly Yours na sumasa inyo every Sunday alas 9 ng gabi. Maraming salamat for keeping us company. Ngayon po mga kaibigan, ang mga binabanggit kong take away, ayan, mga baon ko sa movie na ito na Divination, madami sila actually na sobrang powerful ang impact sa akin. But for the sake of time, pumili ako ng ilan lamang. So, ito yung mga linyahan, ito yung mga statement nung devil doon sa movie. Pero kapag tinignan natin, in the real world, in reality, ganito din talaga ang kanilang gusto para sa lahat ng tao. Wala hong demonyo na magnanais ng mabuti para sa iyo, para sa akin, or para sa atin. Bakit? Remember, diba, John 10:10, ano sinasabi? The devil only come to steal, to kill, and to destroy. Yan lang po ang kanyang layunin. Ano ang mga linya na iyon na kanyang sinabi sa movie na ito? Eto, line number 1, ang sabi ng demonyo, referring no, para doon kay Jason. Sabi niya, I just want to see him squirm, ruin his potential, watch him waste his life, wishing he could be good enough, never amounting to his real worth. Seeing him to go to his grave, never accomplishing anything. Ito ang gusto nila na maramdaman natin. Sa pamamagitan ng ating mga pagpili at desisyon, gusto nila na masira natin ang magagandang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At pagkatapos ay maramdaman natin ang guilt at condemnation dahil sa mga pagkakamali na yon na ating nagawa. Sisihin natin, maliitin natin ang ating sarili. Sayangin at palampasin ang pagliligtas ng Diyos at mamatay tayo nang hindi man lamang natin nakikita kung ano talaga ang totoong potensyal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang mawala tayo sa mundong ito na parang wala lang, dumaan lang, walang kabuluhan.
Yan po ang gusto ng demonyo sa atin. Line number 2, sabi ng demonyo again doon sa movie, I love to sit in the good graveyard. I love knowing that underneath every stone, sa ilalim daw ng bawat lapida, is a pile of flesh that never reached its potential, never honoring the gift. Grabe, no? Ang sinasabi ng demonyo, kasiyahan para sa kanila ang maupo doon sa sementeryo at makita ang mga lapida, maraming lapida, knowing na ang mga tao na nasa ilalim noon ay nasayang lamang ang buhay at hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon na igalang, magamit ang regalo ng Diyos sa kanila. Kumbaga, ang kawalan ng tao ay ipinagdiriwang ng demonyo. Remember mga kaibigan, kakaiba ang tao sa lahat ng creation ni God. Lahat naman ang nakikita ng ating mga mata sa mundong ito ay gawa ng Diyos. At noong gawin niya ang ibang nilalang, nagsalita lamang siya. Sabi niya lang, let there be light. Let there be a vault between the waters to separate water from water. Let the water under the sky be gathered to one place and let dry ground appear. Kung mapapansin ho natin, lahat ng creation, word lang ni God na create na. Diba po? Sinabi niya lang, nagsalita lamang siya at nagawa ang isang bagay. Pero noong ang tao na po ang gagawin, tinignan niya ang kanyang sarili at sinabi niya, let us create man in our image. Hindi po siya nagsalita lang katulad ng una niyang ginawa. Ginamit niya po ang kanyang mga kamay to create us. May effort mula sa Diyos ang paglalang sa atin. Ganoon ho tayo ka-super special. Isang bagay na hindi po matanggap ng demonyo, kaya ginagawa nila ang lahat para hindi ho natin lubos na maunawaan kung ano ang meron sa atin bilang mga nilalang, created in the image of God. Para ang mga regalo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mga skills natin, mga talento natin, mga kakayanan natin, ay huwag nating magamit to glorify Him. Line number 3, ganito. Sabi ng demonyo ulit, funny thing about people is, they always try to kill God. They worry and fear. And that means that they are in control. And if they are in control, that means they do not need anything else. Ito talaga, alam nyo, tinamaan ako dito. Na-rebuke ako. Siyempre, dahil tao nga lang, di ba? Hindi natin minsan maiwasan ang tayo po ay mag-alala at matakot. Nandyan yung nag-aalala ka sa kung ano ba ang meron sa bukas, especially nung magsimula ang gera dyan sa Russia at Ukraine. Heto na naman, may ganyan na naman tayo, di ba? Iniisip mo, teka lang, kung ganito na ang mundo, papano na? Tataas ng gasolina, nagtataasan pati LPG, 'di ba? Pambayad sa mga kailangan mo, sa mga obligasyon mo, mga ganun. Ang hindi po natin napapansin, the moment po pala na hinayaan natin na pasukin tayo ng mga pag-aalala at pagkatakot. We are taking things into our hands. Kasi nga, limitado tayo at meron tayong ganitong obligasyon, tayo ang accountable. We are taking things into our hands. Tama naman yon na maging accountable tayo sa ating mga ginagawa. Pero ang mag-alala tayo, para palang sinasabi na natin sa Diyos na hindi natin siya kailangan. Pinapatay natin ang Diyos sa ating buhay kasi ang pag-aalala at takot ay pagpapakita pala ng kawalan ng pananampalataya sa Kanya at sa kaya niyang gawin para matulungan tayo sa ating mga problema. At syempre, ganoon ang gusto ng demonyo, that we take things into our hands. Makita natin na, uy, ikaw lang yan, bahala ka sa buhay mo.
Kasi hindi naman sila takot sa atin kung wala ang Diyos sa atin. Kayang-kaya nila tayong ibalibag at alipinin. But because God is with us, hindi nila tayo kaya. Ang sabi, ang mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, the angels of God are encamping around them. Nakapalibot sa kanila ang mga anghel ng Diyos na siyang lumalaban doon sa mga demonyo. Habang tayo, ang kailangan lamang natin gawin ay mag-pray at manampalataya that God is with us and greater is He who is in us than he that is in this world. Line number 4, sabi, constantly impresses me how many people speak out loud without realizing the power of their words. Oh yes, Proverbs 18:21 ang sinasabi, death and life are in the power of the tongue. Kaya dapat careful ho tayo with our words. Kapag lagi ho nating sinasabi na mahirap ang buhay, gagawa ng paraan ng demonyo para talagang pahirapin ang buhay. Kapag lagi ho tayong ungrateful sa mga bagay sa ating buhay, ay lalong tatakpan ng demonyo ang ating mga mata para wag nating makita ang mga blessings na meron ho sa atin. Mahalaga po sa demonyo ang words natin. Hindi naman nila basta-basta kasi na nababasa ang ating isipan. Kaya nakarely sila sa ating bibitawang salita. Kapag narinig na nila ang ating sinasabi, doon lang sila nakakapag-gawa ng aksyon. So dapat careful tayo with our words. Kasi nga, again, Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Okay? Line number 5 na akin pong baon mula sa movie na ito, sabi, may man take our place. May man burn in hell forever. Ganoon na lang po ang inggit at selos talaga ng demonyo sa tao. Eto, maliwanag pa sa araw na gusto nila talaga. Kasi nga, ang mga demonyo ay wala naman na talaga silang pag-asa. Ang kanilang kapalaran matagal na pong nakatakda, matagal nang nakaguhit. Alam nila na ang impyerno ay para talaga sa kanila at yun ang kanilang eternal destiny. Wala silang anumang pwedeng gawin na kayang baguhin ang kanilang katapusan. Wala silang anuman na magagawa para baliktarin ang katotohanan na ito, that they are going to rot in hell. Kaya ang ginagawa na lang nila bilang pagganti sa Diyos sa kapalaran na meron sila na mas maliwanag pa sa araw na magaganap, as many as possible ang mga tao ang hinihila nila patungo doon sa impyerno. Kasi alam nila that it will hurt the heart of God na makita ang tao na create ni God na very special sa Diyos na mag-suffer kasama nila. Sa movie na ito, mga kaibigan, yung si Jessica, yung bidang babae, nakipag-blood compact siya doon sa pag-practice ng divination. Parang ini-impluensyahan siya nung kaniyang best friend na matagal na nawala, nagbalik nga sa buhay nila. At dahil sa pakikipag-blood compact na ito, nagkaroon ng foothold o kapit sa kanya, nagkaroon ng lugar sa buhay niya ang demonyo at kiniklaim nila si Jessica at magiging anak nito bilang kanila na. Kasi yung blood compact na yon finalizes everything. Pero alam niyo po, kahit na ano pa mang blood compact ang atin pong pinasukan, ang atin hong pasukin, lahat yon ay kayang burahin ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo. The blood of Christ is the most powerful blood. It is the only blood that can wash away our sins and make us whole again. It is the precious blood of Jesus that really finalizes everything. Kaya kahit na ano pa man po ang ating kahapon, all pains, all shame, all failures, lahat ng mga kaisipan na nasa isipan ho natin na lumulugmok sa atin, lahat ng yan, wala hong kapangyarihan
over you. The blood of Jesus finalizes everything. So tonight, I plead the blood of Jesus sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mahalaga sa'yo. In Jesus' name. Amen? Amen. Sa atin pong pagbabalik, babasahin na ho natin ang ating tampok na liham for tonight. Kaya mga kaibigan, dyan lamang po kayo. You are listening to Radyo Natin FM Nationwide. We are your friend, your radio. Gladly yours. Gladly yours. Okay po mga kaibigan, tayo nga po ay nagbabalik na sa ating palatuntunan at naririto ang ating tampok na liham for tonight mula kay Miss Rose Ann ng Benguet Province. Ayan. Ang kanyang liham ay ganito. Sabi niya, magandang gabi po Miss Glad at sa lahat ng mga listeners ng iyong programa na Gladly Yours. Miss Glad, ako po pala si Rose Ann. I am 28 years old mula dito sa Benguet. Isa po akong teacher sa aming province at isang nanay at may bahay. Avid listener ninyo ako at na-inspire ako ng mga naunang letter senders dito para magbahagi din ng aking kwento. Gusto kong maibahagi ang love story naming mag-asawa dahil sa totoo lamang, kahit ako ay hindi makapaniwala. Siya po ay nakilala ko sa isang dating app. Noong pong 2017, nauso ang isang dating app. Kinahumalingan ng mga single ladies, kahit nga ang mga taken na, gumamit din nito. Pati mga kaibigan ko, nag-try din, hoping na makahanap ng jowa at makakasama sa buhay. Miss Glad, ako po ay isang NBSB, as in, no boyfriend since birth. Napaka-konserbatibo kasi ng aking mga magulang, lalo na ng aking mga lolo at lola na sa amin pa nakatira. Aaminin ko na sa edad ko na 25 noon, gusto ko na ding makipag-boyfriend. At nangangarap din na makatagpo ang makakasama ko sa buhay. Kaso, ewan ba? Hindi ako ligawin. Yung mga nagugustuhan ko sana, laging iba naman ang gusto. Kaya ang ginawa ko, pilit na lang ako na nagpo-focus sa aking trabaho. Simula nang nauso itong dating app, parati po akong ginugulo ng aking mga kaibigan. Ini-encourage nila ako na itry din. Wala naman daw masama. Hindi naman kasalanan ang magbaka sakali. At hindi na nga ako nagpapilit pa. Nagpaturo ako sa kanila at nakigulo na din. Pero ang paalala ng mga kaibigan ko, mag-ingat ako, dahan-dahan lang, at baka ako'y mabukya, masaktan lang. Naaalala ko pa, Miss Glad, pagka-uwi na pagka-uwi ko sa aming bahay, agad ko itong trinay. Nag-swipe-swipe ako, malay nga naman natin, andun na pala ang future ko. Pero habang nasa app ako, napansin ko na halos mga Chinese ang nandun. May mga itsura kaya lalo akong nag-alangan. Pero dahil nga ang iniisip ko, parang laro lang naman ito at hindi ko naman kailangang seryosuhin, swipe right lang ng swipe right. Sabi ng mga kaibigan ko, sila, bago matapos ang araw, may nakamatch na. Pero ako, linggo na ang lumipas, naging buwan pa, ay wala pa. Nawalan ako ng pag-asa. Ang feeling ko, kahit ata sa dating app, ako ay talagang sawi. Dumating pa ako sa pag-iisip na siguro talagang may kapangitan nga ako kaya walang makamatch. Kaya hindi ko na muling binuksan ang dating app na ito. Fast forward po, Miss Glad, makalipas ang 2 buwan, nag-ring ang phone ko. At may notif mismo sa app na ako ay meron ng kamatch. Kinakabahan man, dali-dali ko itong inopen.
Nakita ko nga na may nakamatch na ako, isang Chino. Pero mga 5 taon na rin dyan sa Maynila, nagtatrabaho. At may mensahe siya na agad ko namang nireplyan. At doon nga, nagsimula ang lahat. Umaga, tanghali, gabi, hindi lumilipas nang hindi kami magka-chat. Kaya naman tuluyan ngang nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya lang Miss Glad, may problema. Chat at voice call lang kami nagkakausap. Mahal ko na siya. Pero hindi ako sure kung yung picture na nakikita ko sa kanyang profile ay siya nga. May takot sa aking puso na baka matulad ako sa nabalitaan kong iba na naloko sa mga dating app. Common kasi yung ang iba gumagamit talaga ng mga profile na hindi naman sila para lang magkaroon ng kamatch. Mahal ko na siya, Miss Glad. Kaya after ilang buwan nang aminin niya sa akin ang kanyang feelings, hindi na din ako nagpakipot pa. Sinagot ko siya at naging kami na nga. Yoon ang unang pagkakataon na nag-video call kami. At grabe, para atang tumalon ang puso ko nang ma-realize ko na siya ang nasa profile niya. At mas pogi pa siya sa totoong buhay. Kaya halos walang pagsidlan ang aking tuwa. Ilang linggo pa ang lumipas, nag-sked na siya ng pagpunta dito sa Benguet at nais daw niyang makilala ang aking pamilya. At nais din naman siyang makilala ng aking pamilya. Kinakabahan man, sabik naman akong dumating ang araw na yon. At nang dumating nga, opisyal na po siyang nagpakilala sa aking mga magulang. At siya po ay namanhika na din. At sa isang linggo na naandun siya sa amin, araw-araw ay sinusuyo niya ang aking mga magulang. After po ng 1 taon, Miss Glad, nagpakasal na nga kami at nabiyayaan ng baby after another year. May mga konting challenges na dumating pero nalagpasan naman namin. At sa ngayon, we are looking forward na mas maging mabuti ang aming pagsasama. At maisasama na rin niya ako at ang aming anak sa mainland China para doon na nga manirahan kasama ang kanyang mga magulang. Miss Glads, na-share ko ang aking kwento dahil siguro pinalad na makatagpo ng totoong match via a dating app. Nagpapasalamat ako na hindi poser ang napunta sa akin. Natatawa pa rin ako hanggang ngayon, pero totoo, meron din nga palang true love din sa dating app. Siguro doon sa iba pa na gumagamit niyan para makahanap din ng pag-ibig, ang payo ko na lang, just practice due diligence. Mahahanap at mahahanap mo rin ang para sa'yo. Ayun lang po, Miss Glad. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na mabasa ang aking istorya. More power po sa inyong programa at God bless sa inyo. Gladly yours, Rose Ann Benguet. Gladly yours. Gladly yours. Alright, mga kaibigan, nagbabalik tayo dito po sa ating palatuntunan. Ito po ang Gladly Yours at sa lahat ng mga nakikinig sa atin na hanggang sa oras na ito ay gising. Wow! Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Dapat talaga sinusulit natin ito kasi nga once a week lamang ho tayo nagkakarinigan dito po sa ating himpilan. Okay. Hi, Rose Ann. You know, I'm happy for you. Tama ka. Isa ka sa mga pinanad na makatagpo ng iyong tunay na pag-ibig dyan sa dating app. Kasi alam naman natin, di ba, na hindi lahat ay nabigyan ng ganyang klaseng pagkakataon. And tama ka din, yung mga gumagamit ngayon ng mga dating app na yan, must practice due
diligence para makaiwas na masaktan o kaya naman ay mapahamak dahil hindi nga lahat ng nandyan ay totoo at mabuti. Minsan ay pumapasok din talaga dyan yung mga hindi maganda ang intensyon. Kaya mag-ingat lang. Okay? Thank you so much, Rose Ann, for sharing to us your story. Oo. We wish you well sa iyong family life. Live healthy, live happy, and live in love forever. God bless sa'yo, sa iyong asawa, at sa iyong anak. We are happy for you. At maraming salamat for sending us your story and inspiring us tonight. At sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayon, sa muli, thank you sa inyo pong naging pag-antabay. Muli ho tayong magsama-sama sa susunod na linggo sa kaparehong oras at himpilan. At sama-sama nating balikan ang istorya ng inyong aral, inspirasyon at pag-asa because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladdy Mabini. God bless your heart, good night and sweet dreams. Hanggang sa muli, sama-sama tayo, Pilipino! Bye!